Magandang hapon po sa lahat ng televiewers ng Buhay Pinoy. Ngayon pong hapon ay ating tatalakayin ng tungkol naman po sa kung paano po naayos ng braces ang mga sungking ipin. Ang mga brackets ay dinidikit sa harap ng mga ipin. Ito ay nakakabit sa isang special wire na kung saan nagbibigay ng gentle at constant pressure sa ipin upang ito ay magresulta ng pag-shift ng maayos na alignment ng ipin. Ngayon ay aming papakita ilan sa mga kaso ng maloklusyon na kinakailangan na mabigyang pansin at masusing ebaluasyon ng dentista. Case number 1, a young girl demonstrate potential need for orthodontic treatment. The before photos shows discrepancy in number of teeth in the lower and upper dentition, kung kaya ang pasyente ay kailangan bunutan ng first premolar upang maayos ang facial appearance at alignment ng ipin. Less time ang ating nagugol dito upang maibalik ang smile uli ng pasyente. Case number 2. Ito naman ay isang classical na kaso na kung saan may misalignment sa upper and lower teeth. Kinakailangan magtanggal ng 4 ng ipin upang maibalik muli ang magandang profile ng pasyente. Kailangan ding duman siya sa whitening upang ang shade ng mga ipin ay maibalik at gumanda. Case number 3. Ito naman ay isang 15 years old girl na kung saan may protrusion ang kanyang upper at lower teeth. Upang maibalik ang facial profile ng pasyente, 4 na ipin ang rini-require na bunutan upang ito'y gumanda at siya'y sumalalim din sa whitening at pagsuot ng retainer for at least a year. Case number 4, ito naman isang kaso na 19 years old na babae na may open bite sa left quadrant ng upper ng ipin. Kailangan niya ng orthodontic treatment sa loob ng 10 buwan upang ibaba at i-align ang kanyang ngipin. Ngayon ay nag-improve ang kanyang occlusion at speech. Case number 5. Ito naman ay isang kaso ng 21 years old na may misalignment sa upper at lower teeth. Ito ay sa kadahilan ng maagang pagkasira at pagkamunot ng upper and lower molar. Kinakailangan ng pasyente ng orthopedic at orthodontic care upang ma-achieve ang less time niyang mag-brace at manumbalik ang kanyang smile at profile. Ito ay nakumpleto after 24 months. Case number 6. Number 5. Ito naman ay isang kaso ng 21 years old na may misalignment sa upper and lower teeth. Ito ay sa kadahilan ng maagang pagkasira at pagkamunot ng upper and lower molar. Kinakailangan ng pasyente ng orthopedic at orthodontic care upang ma-achieve ang less time niyang mag-brace at manumbalik ang kanyang smile at profile. Ito ay nakumpleto after 24 months. Case number 6. Ito naman ay isang 25 years old na female kung saan siya ay may difficulty sa pagsasalita at mapapansin ding hindi maganda ang kanyang profile na kung saan natin kinakailangan ng serial extraction upang bumaba ang lip support ng upper at lower ng ngipin. Siya ngayon ay may acceptable na profile at magandang ngiti. Case number 7. Isang 13 years old na lalaki na may crowding sa upper at lower teeth. Kinakailangan niya ng orthodontic at cosmetic restoration upang matakpan ang mga white patches o fluorosis sa kanyang ngipin. 14 months itong na-correct at kinakailangan magtanggal na 4 ng ngipin. Ngayon siya ay may bagong sigla sa pangiti. Case number 8, isang 17 years old na babae na kung saan siya ay may discrepancy sa bite. Ito yung tinatawag na edge-to-edge bite. Maliban doon, siya rin may protruding profile at kung saan kailangan siyang dumaan sa serial extraction. 4 na premolar ang kailangan tanggalin. Ngayon siya ay makikitang normal ang bite at may magandang lip support. Sana po nagustuhan niyo po ang aming topic ngayon tungkol sa braces. It's brought to you by White House Optical and Dental Clinic.